Welcome back to our channel. Kami rin, welcome back to YouTube. Kayo na kayo mag-YouTube. Oh my! Nakailang takes, nasanay. Nakailang takes na kami, family kami kasi. Hindi namin sanay sa camera. Grabe. Hindi naman talaga kami naging sanay sa camera. Yes, hindi namin alam kung nasubaybayan niyo yung Mr. and Mrs. Cake. Doon kami nag-focus nung pandemic kasi kaya na kain. Pero so the offbeat family, wala kaming nagawa, guys. Alam kasi naman, sa bahay lang tayo lahat. Yeah, alam niyo naman kung ano yung purpose ng channel na yun doon sa mga viewers namin, no? Pero hindi natin nagawa because of the pandemic. But ngayon, may good news kami sa inyo kasi kami ay nandito sa bansa ng Amerika. Yes, nasa Estados Unidos kami, sa United States of America. Pero oops, guys. Alam niyo naman, di kami nurses. Wala din pong nag-petition sa amin. Pero paano tayo napadpad dito? Paano tayo nandito ngayon? So, tourist kami, di ba? Tourist kami pumapasok dito. Yung mga last vlogs namin as tourist kami, B1 and B2 visa. Mm-hmm. Pero na-change of status namin siya sa E2! Yes! E2! E2, yes! Malamang yung mga may idea sa E2 nag-react na, uy, ang yaman, dami pera, may $100,000 or $50,000. Yeah. Hindi po totoo lahat yun. Meron totoo, merong hindi. Pero we will discuss yung mga susunod namin na videos kung yung journey namin, paano kami nakapag-change status from tourist visa to E2 visa. E2 yes. Visa, ano ba yung E2 visa? Para sa mga hindi nakakala. Yeah, this is why we're here to discuss with you E2. E2 visa, pero first and foremost, I want to discuss muna yung terminologies kasi this will be a series of vlogs and kung dun pa lang sa terminology, medyo malilito na kayo, ay nakakalito talaga. So, E2 first, it is a business or investor type of visa or change of status. So, yung visa and change of status, magkaiba yan. For the visa, ito yung kailangan mo i-apply dun sa home country mo. Like, nag-apply ka kunwari ng B1 and B2 visa, tourist visa. Sa Pilipinas, si interviewin ka, diba? And yung visa na yon for tourist, good for 10 years. For E2 visa, good for how many years? 5 years. For 5 years, ang E2 visa. And, pero even if you have an E2 visa, exit re-entry ka every 2 years. So, pero yung ano na yon, so ibig sabihin, kasi pag B1, B2, 6 months ka lang pwede, 180 days. Pag B2, pagka E2 naman is good for 2 years ka pwede dito sa Amerika na tuloy-tuloy. Yun nga lang, ikaw second year mo, after second year mo, kailangan mo na bumalik sa Pilipinas and then balikan na lang ulit. I think it doesn't matter how many days, kailangan lang nila matatakan yung mga technicalities na yon. And we are here not because of E2 visa but because of E2 change of status. So, napunta kami dito last quarter of the year, bakasyon lang kasi nga ang dami nangyari nung pandemic. Parang feeling namin we needed a breather to think about things and to relax sa kay mga kids kasi gusto rin talaga nila dito. But then, naisip namin, why not, you know, start a business, have a change of status kasi posible naman pala. And so, inasikaso namin yung change of status. Change of status, it is not a visa. May mga konsya, which is only actually one, if you can call it a negative or a disadvantage, is landlocked kami for 2 years. So, ano ibig sabihin ng landlocked? Landlocked is nandito lang kami sa United States for 2 years. Hindi kami pwedeng pumunta ng Pilipinas o ng ibang bansa kasi otherwise, hindi kami papapasukin ulit ng United States kasi wala naman kaming visa eh. Hindi naman... Meron lang kaming status. Status lang, so, yes. So, two different things. Visa and status. Yes. So, kung gusto namin bumalik, pwede naman kami lumabas, pero mag-a-apply kami ng E2 visa. Ng E2 visa naman. Yes. So, which is medyo mas challenging. We will discuss that with you sa mga susunod na episodes namin ng E2 vlogs namin. Kung gusto nyo mag-subscribe, pwede naman. Para ma-alert kayo, i-ano nyo na rin yung ring button para sa susunod. Kasi, nagtry kami mag-search nun. Wala rin kaming idea kasi sa E2 talaga na yung details. Meron lang napaka babaw. Wala ka rin ma-search na paano mag-asikaso niyan sa YouTube. Wala masyado eh. So talagang naisip namin gawin to para makatulong sa iba na ganun. So ang malay mo, umaman tayo sa YouTube.
Anything is possible naman. Diba? Diba? Pero hindi yan yung ano, purpose ng YouTube channel namin. Ang purpose talaga is for you to be informed kung ano yung E2, what are your options if you want to stay here in the United States. We will move forward sa next episode namin. Dami namin gusto sabihin about E2, kung ano yung, kung paano nyo siya pwede i-apply. But of course, masyado magiging mahaba, so we'll keep it short and simple. Okay. Okay, so abangan nyo yung next episode kasi I'm sure gusto nyo malaman kung paano nagsimula yung E2 journey namin. Paano ba namin nalaman yung E2? Magkano ba yung in-invest namin? $100,000 nga ba? Or $50,000? $50,000, di ba? Madami. Gumamit ba kami ng lawyer? Humingi ba kami ng tulong sa kanila? Napakadaming questions na I'm sure masasagot namin sa inyo. And if you have questions, just comment down below and we'll try to answer it as soon as possible. Okay, hanggang sa muli. Kami po ang hindi na pala Mr. Miss. So we're the Offbeat Family. Offbeat Family, tatay and nanay, signing out.